Ito, Idol, makakausap niyo po si Traffic Enforcer Christian Padua ng MMDA, Idol. Alam ko na tong kasong to. Yes. Ito yung makinig lahat ng mga nasa authority. Okay? Makinig kayo ng husto. Ito ang kasabihin ko sa inyo. Nobody is above the law. Okay? Short and sweet. Now, hindi niyo po pwedeng gamitin ang inyo pong uniforme, tsapa, posisyon para kayo po'y mangingibabaw sa ating batas. Magkakaroon po kayo ng katapat. At ako po yan, unfortunately. Okay? Let's go. Okay. Sige. Si Traffic Enforcer Christian Padua ng MMDA, Idol, at nirereklamo nga po niya yung panghaharas daw po ng pulis matapos niyang tikitan ang mobile patrol na nakabalandra daw po dyan sa EDSA Balintawak southbound lane. Yan po ay nangyari, Idol, noong March 26, dakong alas 6 o alas 7 po ng umaga. At ang nirereklamo niya nga po dito ay ito nga po nga pulis daw po ng QCPD, La Loma, yes. Station 1. Yes, nakita ko yung litrato, nakabalandra sa gitna mismo ng kalsada at nagkaka-traffic. So ang ginawa ng traffic enforcer is also part of the authority when it comes to traffic enforcement. Nag-issue siya ng ticket, which is the proper thing to do. Or, pwede niya ipa-tow yun since wala naman siya makontak na tow truck at nandun na rin lang siya sa site. Nakita niya na nakaharang sa kalye, tinikita niya. Ngayon, nagalit itong pulis, binabantaan siya at hinahanap siya, kinukuyog siya ngayon ng tropa nitong pulis. Tama? Parang tama ganon? Po, tama po, Idol. Nasa linya na po, Idol, si Christian Padua, yung traffic enforcer po ng MMDA. Sir Christian, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Raffy. Sir, ngayon pa lamang, please, wag ho kayong kabahan. Nasa likod niyo po ako, 101%. Come what may, sir. Wala mangyari sa'yo. Pero dito sa police na nananakot sa inyo, may mangyari sa kanya ngayon. Pangako po yan, okay? Sige, sir. Pakikwento na po, sir. Ano bang ginawa kasi nitong mobile car na ito? Bakit ito nakabalanda sa gitna ng kalsada? Kasi po, sir, madalas po kami talaga dyan sa, ano, sa Balintawak dahil nga po marami po reklamo dyan. Okay. Bali po, inutos po di manan po namin chairman na si Chairman Abalos na tutukan po ang Balintawak dahil nga po sa dami ng reklamo, di maraming illegal parking dyan, mga yes. Nagsasakay yung nagbababa, nagkukas po ng traffic. Okay. Kaya madalas po kami dyan na pinipost po mobile po namin dyan. Okay. Meron po ako yung sir na napapansin na sa tuwing araw-araw po na nandiyan po kami, yung isang mobile po dyan ng QC, na ano nga, oh, lagi nalang ginagawa, paparada yung mobile dyan sa gitna, iiwanan. Minsan naman, nandiyan nga po sila, pero naman, hinahambalan nila yung mobile nila, nagsipagkwentuhan lang dun po sa mga kamote vendor, sa mga saling na vendor, ang tagal po. So, kumbaga, pag naninito po kami ng mga violator, tinuturo po sila bakit daw, sila kinakayang kayanan lang, kaya namin silang uli, samantala yung mobile daw po ng QC, hindi mo naman po, ano, hindi mo naman po namin kaya. Tama yun, so, sir. Masakit nga naman yun. Kasi po, yung nga po hinaanong ng mga netizen, doon po ako na gano, kasi syempre trabaho po namin, nagmumukha po kami inutil, sir. Kasi sir, pag hindi nyo po tinikita nyo, hindi kayo umaksyon doon sa hamon ng mga netizen, eh lalabas po kayong inutil at masisira po yung inyong pong uniforme. Ibig yung sabihin, nga po sir, ang dinadala ko po kasi sir, yung MMD, kami po, yung hindi po napapaya, hindi po correct. Ako. Correct po. Okay, hindi po kayo yung pagkatao nyo, kundi yung inyong uniforme at yung uniforme nyo po yun, that represents the MMDST organization. Na kapag hindi nyo po ginawa ang trabaho nyo, sasabihin po ng mga tao, we, kinakaya-kaya nyo kami, pero yung mga polis ninyo kaya, inutil pa pala kayo dyan sa MMDA. O, di ba sir? So, opo, na-challenge opo. Kayo, ginawa nyo po yung nararapat, yung para naman okay. Makita ng taong bayan na patas po kayo at wala kayong kinikilingan. Good. Now, anong po tinikit nyo po dito sa mobile car? Ang tinikit ko po dyan, sir, non-contact lang. Ano, unattended illegal parking po, yung kasi nga wala pong tao, at saka po, ano, obstruction. Obstruction, nga, okay. Po, saka po, sir, ang purpose ko lang naman po dun, sir, Idol. Apo. Kaya po ko po, kuya ko po, sir, pinosyon ng saglit sa FB para po maalaman po nang kung sinong nakakilala po sa mobile na baka naman po magkaroon sila ng konsyensya sa amin na huwag naman po nilang ganunin kasi kami po napuputukan ng taong bayan, ng publiko. Sir, hindi, sabi nyo, ito po mobile car, eh, palagi dyan. Hindi kayo umorbit. Opo, madalas po talaga ginagawa nila yun. Hindi kayo umorbit ito? Hindi ko po, sir, alam, wala na po kung ano. Dyan ang, ano ko lang po, sir, yung ano lang. Ang concern ko lang po, sir, yung ayoko nang dagdagan. Ayoko nang dagdagan yung nervous nyo. Alam nyo po, siguro yung tanong ko na orbit, ano? Alam to ng mga pulis, yung lingwaheng na umorbit. Umorbit siya dyan sa mga vendor ng kamote, mga gulay. At pag natapos ng kanyang orbit, aalis na sila, tapos na yung problema nila. Okay? So ang system, nangyari, nagkaroon sila ng problema.
Okay. So matapos yung pong tikita ng obstruction, inahanap daw po kayo ng mga police? Opo, sir. Pagkatapos po nun, sir, malamit po, inahanap na po ako. Kasi po may tatapo kami shift sa mobile. First shift, kami pong pang umaga, may second shift, at saka third shift, yung pang madaling araw. Hmm. Yung nga po, lagi na, hindi naman po alam ng second shift, saka third shift, yung nangyayari sa akin, at saka yung incident ano, na ano yun. Po sinasabi ng mga naghahanap sa inyo, at sino po ito mga naghahanap? Bawat daw mobile na pumupunta doon, hinahanap po ako. Pag nakikita po yung ibang mobile namin, hinahanap po ako. Minsan daw may mga nakamotor daw po na saka civilian, hinahanap din po ako. Nako po. Tapos, yung isang motorcycle unit din po, minessage ako, hinahanap din po ako ng police sa Loma. Sabi ko, ano, hindi naman po ako siya criminal. Kung okay. May nagawa man po ako sa kanila na gano'n nga po na ginawa ko yung trabaho, wala naman po. Isa naman po, maintindihan po nila. Kaya nga po, sir, umingi po ako sa inyo ng tulong na sana matapos na po ito. At saka humingi po ako sa kanila ng dispensa kung sa tingin po nila, may namali po yung ginawa, sir, ko. Kasi ginawa ko lang po trabaho ko. Sir, hindi ka hingi ng dispensa sa kanila. Wala po kayong kasalanan. Sila po dapat ang maghingi ng dispensa sa taong bayan dahil po sa ginawa nilang kabalastugan. Yung kanila pong ginawang pag-violation sa kanilang pagiging violator, okay? Na sila dapat ang nagkikip ng peace and order sa mga kalye, eh sila mismo ang pasaway. Sino makausap natin dyan, Sheree? Idol, naka-standby na po ito pong si Police Corporal Ray Roquero. Siya po yung naka-duty po sa mobile po nung naganap po yung insidente po. Corporal Ray Roquero, magandang hapon po. Kamahalan, Your Highness. Sir, magandang hapon po. Sir, ngayon pa lamang, naninindig na po yung Balahibo ko sa sobrang takot sa inyo. Bahag na pumbuntot ko sa inyo, sir. Sa totoo lang. Sir, huwag niyo po sana ako saktan, sir. Pwede ba? Para wala po. Hindi po mangyayari po. Sir, hindi mangyayari. Okay. Gusto ko lang po sa maliwanag kasi ako po yung matatakuting tao. Matagal na akong takot. Ayokong madagdagan pa yung aking nervyos. Now, kung ganun pala, sir. Pwede ba, sir, tantanan niyo na po. Ito pong si Mr. Padua na gumagawa lang po ng trabaho niya, sinaway lang niya po yung ginawa niyong kamalian, huwag niyo naman po siya ngayon tinatakot-takot dahil kapag tinatakot-takot niyo po siya, tayo pong dalawa mag-aaway. Kung saan man tayo hantong, bahala na po si Spider-Man. Ano sa palagay niyo, sir? Sir, nang una po, yung balintawak po, bit area po ng mobile. Okay. Tapos, yung nangyari dun, sir, may sinuway po akong sasakyan. Hmm. Na nakabalandra doon sa may bike lane ng EDSA. Bumaba po ako, pero yung mobile ko hindi po nakapatay, naka-andar po yun. Sabi ko sa'yo, Odette, tika sa ulo mo eh. Sige, sir. Tapos, bumaba po ako kasi ako lang po yung crew ng mobile. Okay. Pagbaba ako, pabalik na ako ng mobile, may nakita naman akong kumpulan doon sa may kamote yan. Kumpulan? Sa kamote? Kumpulan. Anong ginawa mo doon sa mga kumpulan ng kamote? Pinagsabihan ko po na mag-social distancing po tayo kasi ang Quezon City po yung health protocol. Oo nga. Protocol time, na dapat. Oo nga, tama. Yung tapos, mobile ko, sir, umalis na yung sasakyan na sinita ko, hindi naman nasa gitna, nasa gilid. Medyo sa gilid lang po. Medyo sa gitna lang ng broken leg. First lane sa broken lane. Medyo sa gitna-gitna lang ng konti, sir. Tinitingnan ko pa yung retrato. Opo. Okay, medyo lang. So sir, pumunta muna kayo doon sa kumpul-kumpul sa mga kamote yan. Anong ginagawa niyo doon sa mga nagkakamote? Pinagsabihan ko po, sir, na mag-social distancing po tayo. Kasi okay. Ano naman sabi ng mga nagkakamote? Nag-iwalay-walay kasi... Nag-iwalay-walay. Opo. Pero yung sinasabi yan, sir, na inaanap sa po namin, inaanap sa po ng tropa, ng mobile, hindi po totoo yun, sir, kasi ang mobile po, bit area po ng mobile, hindi naman pwede mong tumambay sa isang area. Ang tanong ko lang po sa inyo, Corporal, sir, yes, sir. Sabi nyo, bit nyo po yan, yung area bit na area yan. Po. Opo. Ano pong tawag sa bit ninyo? At ano po yung inyo pong posisyon sa area na yan? Mobile crew po ako, sir. Yung bit area ko po, yun yung buong balintawak. Okay, buong balintawak. Pero ano po nakalagay sa job description mo bilang bit mobile? Mobile crew, sir. Mobile crew. Ano po nakalagay sa iyo pong job description bilang membro ng mobile crew? Driver po, sir. Driver. Driver. Meron ho ba kayong kasama? Nung time yun, sir, ako po mag-isa. Mag-isa ka lang. So, okay. At that time, meron po kayong nakita, medyo... Anong oras po ito? 9 o'clock? Hindi, mga, ano yun, sir? 7:30 ng umaga. Opo. Opo.
at medyo nagkaka-traffic-traffic ng konti. So pinarada mo sa gitna kasi concern na concern ka doon sa mga magkakamote, nag-uusap, gusto magkaroon ng social distancing, iniwan mo saglit, nakaanda yung sasakyan para pagsabihan sila na, hoy, mag-social distancing ka dyan, mga kamote. Parang ganun, ano po? Hindi po, sir. Nag-social distancing naman agad sila pagkatapos nun, sir. Opo. Nang sumunod sila. Sinita, sir, yung isang sasakyan po na nasa gilid po. Kasi pagdating ng alas 6 po, buhay na po yung bike lane ng isa. Corporal. Yes, sir. Ako po'y dumadaan dyan sa Balintawak. Alam na alam ko po yung area na yan. Ang akin po talagang palaging sakit sa ulo dyan ay yung traffic. Lalo pat kapag medyo madaling araw o magagabi or mga bandang 5 ng madaling araw o 6, nakakabulbul ang traffic kasi nga po marami mga sasakyan na tumatambay dyan, nagdidiskarga ng mga gulay, nagdidiskarga ng mga kamote. Okay? Hindi nga po, pasintabi doon sa mga vendor. Yun po talaga ang problema ko dyan kapag ako napapadaan. Pero nagpapasensya tayo, hanap buhay nila yun. Now sir, wag na ako kayo maging padagdag. Kayo nga dapat sila nagsasaway. Kayo dapat sila bibigyan ng ehemplo. Dito sir, hindi kayo nahiya yung nakaputing kotse na nasa likuran nyo. Buti pa itong nakaputing kotse, siya po'y tumabi. Ikaw sir, hinarangan mo mismo yung daan. Sana man lang sir, nagpakita lamang kayo ng courtesy sa kalsada. Sana man lang sir, tinabi-tabi nyo ng konti. Buti nga sir, walang karnaper. Paano sir kung merong karnaper? Sabi mo kamo, umaandarin mo to yung sasakyan. So ibig sabihin, nandun yung susi. Tama? Tama opo, sir? Kasi, yung ano sir? Hindi sir, kasasabi mo lang sa akin. Diba? Diba? Umaandarin yung sasakyan. So ibig sabihin, nandun yung susi. Tama? Pakisagot lang sir. Sabi mo umaandar diba? Sir. So ibig sabihin, kung umaandar yung sasakyan at nandun susi, paano sir kung merong karnaper biglang sumampa doon sa kotse at itinakas yan? Disibak ka sa servisyo. Makakasuhan ka na, masisibak ano ka pa sa servisyo. Hindi, sir. Pakisagot lang, sir. Yan po ba, sir, kasama sa protocol yan sa training mo sa police operational procedure? Sir, hindi naman ako lumayan ng mobile, sir. At saka unang-una, sir. Hindi, sir. Sagutin mo lang ako, sir. POP to, police operational procedure. Yan ba kasama sa training ninyo kapag meron kang dalang police car, okay, na yan ay pwede mong iparada sa gitna ng kalsada, umaandar yung motor at ikaw ay makikipag-usap kung sinong Poncio Pilato ang gusto mong kausapin at hayaan mo lang yung sasakyan dyan na nakabalandra na posibleng A, mag-create ng traffic and then B, na pwedeng mabanggayan at masira or C, itatakas yan ng isang masamang loob o karnaper. Di ba, sir? O, sir, kaya ako bumaba kasi may sinita akong sasakyan doon. Sir, so kahit naman ito ang sasakyan, sana man lang sir, tinabi mo. Kasama yan sir sa police operational procedure. Sir, ako po hindi police sir, pero pinangaralan kita. Sino po nag-training sa inyo? Bigay mo yung pangalan sa akin sir, kahit na colonel pa yun o general yan, bigay mo yung pangalan sa akin ng tao nag-training sa iyo nung ikaw ay trainee sa PNP. Pagagalitan ko po sir, promise, swear. Give me the name. On the spot po sir, patatawagan ko dyan kay Odette, kay Carol, para pagagalitan ko, sabihin ko, hoy, kung sino ka man trainer, okay, o trainer. Ha? Bakit hindi mo train ng maayos itong si Corporal Ray? Di ba, sir? Gusto mo, sir, pagalitan ko yung trainer mo? Sir? Hindi nga, sir. Hindi ko nabibiro, sir. Sir, bigay mo pangalan sa akin ng trainer mo kung sino yung nag-train sa iyo sa PNP. Pagagalitan ko po ngayong araw mismo, hindi po ako nagbibiro, hindi po ako nagyayabang at hindi po ako nangaasar. Ano, sir? Kasi, sir, mali itong binigay sa iyong training eh, na magbalanda ka dyan sa gitna ng kalsada at iwan yung susi at makipag-usap sa mga ngamote. Malito sir eh. Kaya pagagalitan ko yung trainer mo sir eh. Regardless po sir, kahit na anong rango niya sir, promise. Hindi mo kaya ibigay. Kasi babalikan ka niya. Tulad ng ginagawa mo ngayon, train ka nitong MMDA, ngayon binabalikan mo itong si MMDA. Sir, unang-una pa sir. Tanggapin mo na po yung ticket sir, pagbayaran mo yan. Sir, totoo sir. Ang totoo dyan sir, hindi po ako natikitan sir. Wala po akong natanggap na ticket. Okay. Mr. Christian. Sir Raffy. Ano, yung ticket na issue nyo po? Pinigitan ko po yung sir ng contact. Bali, sinurender ko po sa opisina kasi nga po, wala pong tao. Hindi ko naman po siya sir pwedeng antayin dahil mo wala nga po. Sige, ng contact. Sabi po, baka po, pag binigay ko po sa kanya ang ticket, baka alam nyo naman po, pulis po yan, may baril po yan. Opo. Siyempre, hindi naman po sir papayag yan na ganun-ganun lang, nakuano rin po sila. Sige, kaya, sandali po sir. Magtawag nga kayo ng mga netizen para bigyan ng leksyon itong si Corporal. Baka merong mga netizen dyan gusto mag-react. Itong taong bayan, itong mga nagbabayad ng buwis na nagpapasweldo sa ating mga nanunungkulan sa gobyerno, baka may gusto magsalita dyan for the meantime. Corporal? Opo, yes sir. Okay, no contact ticket, so bayaran mo na lang yan, Corporal. Kung gusto mo po, Corporal, sir, kung matigas ulo mo, tatawagan ko po yung inyong
spokesperson sa PNP, si General Usana, at napakadiretsong tao po yun. Sige po sir, bayaran ko na lang po. Okay, very good. Okay. Thank you. At pangalawa sir, wala na po ako maririnig na tinatakot-takot niyo po itong tao. Tinahanap po ng mga riding in tandem, nakasibilyan, nakamotor, nakamobil. Stop na po yun, sir. Opo, sir, wala po kong intention na masama po sa kanya, sir. Sir, dahil kapag ginawa niyo ulit yan, sir, ito pong dalawang mangyari. Magsasanib po sa po si Chairman Abalos ng MMDA, pati ang Rapid Tool in Action. Dalawa pong grupo magsasanib po sa MMDA plus RTIA. Sir, I swear to you, may paglalagyan ka, sir. Opo, sir. Opo. At lahat ng mga aliporis mo, sir, lahat ng mga surot na nananakot dito kay Sir Christian, mananagot, sir. Pwede ba, sir? Opo, sir. Walang problema, sir. Okay, so stop na po, sir, ha? Opo, sir. Unang-una, sir, wala talaga akong intention, sir. Wala. Pero, sir, wala, kung wala kayo intention, sir, sana itong si Sir Christian hindi na po tumawag sa akin na takot. Baka pwede, sir, mag-apologize ka sa kanya, sir. Sige. Kausapin mo siya, sir. Wala namang problema po. Sige, kausapin mo siya, sir. I-assure mo siya, sir, na hindi ka nagagawa ng masama laban sa kanya. Sige, sir, nakikinig na po siya. Go ahead po, sir. Sige. Hello, sir, Mr. Padua. Hello, sir. Pasensya ka na po kung gano'n nangyari, ha? Pero wala akong intention na masama o ano mangyari man sa buhay mo, wala po akong intention. Ako po, nagtatrabaho lang din. Parehas tayo nagtatrabaho. Pasensya ka na, sir, kasi po, sir, kinakulang ko sa sir ang trabaho ko. Kaya, sana, sir, maunawaan niyo po ako. Sana, sir, huwag naman po sana gano'n. Kung sabi ko nga po, sir, sa epic ko, na kung talagang gusto niyo ako makausap, may opisina naman sa orente. O kaya naman, kausapin yung hepe niyo, ako na lang magbabayad ng illegal po, yung violation niyo po, para matapos na po yung problema na yun. Kasi nga, ayaw ko naman po na ganyan na, katulad po ninyo, sir, hindi ako nakakapasok, dalawang araw na ako nakalip. Dahil nga sa ganyan na mga hinahanap ako ng hinahanap. Siyempre, inaisip ko rin po yung safety ko dahil may pamilya rin ako, may anak akong dalawang bata pa. Siyempre, paano naman po yung pamilya ko pag may nangyari sa akin, di ko ba, sir? Okay, now, ako makadugtong. Corporal Ray. Yes, sir. Okay, kapag may nangyari dito kay Sir Christian, halimbawa na lang po siya tinamaan ng kidlat o siya po ay kinagat ng aso, wala akong ibang pagbibintangan kundi kayo po. Kayo po ang person of interest na numero uno rito. Wala halimbawa po siya nadula siya dyan at bigla na lang nagkabukol siya sa ulo. Kayo po ang pagbibintangan namin. Ako po ay... sir, wala pong problema yan. Napaka-superstitious ko po, sir. Huwag sana po tinamaan ng kidlat si Sir Christian dahil kapag naglalakad yan sa kalye, tinamaan ng kidlat o siya po ay nadulas at nauntog yung ulo niya sa semento, pagbibintangan ko kayo, sir. Kayo po may kagagawa nun. Naglagay kayo ng saging... Opo, sir. Wala pong problema yan, sir. Naglagay kayo ng saging sa semento, kaya siya nadulas. Okay, di ba, sir? Opo, sir. Very good, sir. Idol, meron na po tayong naka-standby po na netizen para sa netizen power sige, po natin. Sige. Si Ricardo Mandrazo po ng Valenzuela. Sige, pakinggan natin yung boses ng mga kababayan natin. Tama po. Sir Ricardo. Sir, grabe na po si Raffy. Ano pong reaksyon niyo, Sir Ricardo? Kung talaga yan, dapat magbago na yan. Ayusin niya yung buhay niya, sir. Magbago na siya. Tama lang ho ba sa pulis na magbalanda po ng kanyang mobile car sa gitna ng kalsada habang naipag-usap sa mga mangangamote? Taxi driver po ako, sir. Ngayon, nag-drive po ako. Hindi talaga, mali yun. Mali talaga, sir. Hindi dapat ginagawa. Okay, sige. Taxi driver po ako. Salamat. O yan, taxi driver na mismo nagsabi. Okay, meron pa isa? Thank you po, Sir Ricardo. Ayan, mismo na taxi driver. Pag mga taxi driver, pag nagbalanda dyan sa gitna ng kalsada, sigurado. Uli agad, ticket. At tama. Pag minalas-malas ka, kotong. Tama. Diba? Okay, so ganun na lamang, nagkabati na kayo. So, Sir Christian, pwede na kayong bumalik sa inyong trabaho. Ano po, Sir Christian? Maraming salamat, Sir Raffy. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po matutuldok kayong problema ko, sir. Hindi po talaga ako nakakapasok dahil nga po dyan. Kaya nga na po ako lumapit. Apo, tatawagan ko rin po si Chairman Abalos. Sasabihin ko po, magsanib puwersa kami dalawa to ensure your safety na kapag may nangyari po sa inyo, then kami po ay makikialam, kami po ay mag-aalboroto, dalawa kami magsanib puwersa para panagutin po itong si Sir Ray at yung kanyang mga alipores. Okay, sir? Maraming salamat po, Sir Raffy. Maraming ingat po kayo palagi, sir. Sir, Corporal Ray, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Corporal sir, sige po, wala pong mangyaring masama po dyan, sir. Siguraduhin ko po. Pakabait na kayo, Corporal, ha? Thank you opo, po. Opo, sir, opo. Magandang hapon po, Corporal. Magandang hapon din po, sir. Okay. May naka-standby po na isang netizen. Sige. Pakinggan natin kung anong boses ng netizen Rod natin. Rod Igar ng Cagayan de Oro. Magandang hapon po, Sir Rod. Magandang hapon, Sir. Ano pong reaksyon niyo po, sir? Dapat po, sir, siya po yung tagapatupad ng batas. Siya po dapat yung nangungunit, sir, hindi po yung mag-asigasigan siya.
Tama ba 'yung ginawa niya, sir, na sabi niya kaya raw niya pinarada sa gitna ng kalsada, naka-under 'yung naman 'yung kanyang mobile car, kailangan niyang kausapin 'yung mga nagkakamote? Mali po 'yun, sir. Sa palagay niyo, sir, bakit niya kinausap 'yung nagkakamote habang 'yung sa kotse niya nasa gitna? Ano kaya meron doon sa mga ngamote? Sana, sir, tinabi niya muna 'yung sir para ano, bago niya kausapin din 'yung sa gitna kasi may dumadaan pa, sir. Okay, very good. Thank you, sir. Sherry. Idol. Ko gagawa ko ng konting senaryo. Alam mo kung bakit yung iniwan yung sakyan? Sige, galit, galit na galit na ito. Matagal niya hinahanap ito ng ngamote. Hoy! Kayo, tagal ko na kayo hinahanap pa. Kaya ano makita niya. Kasi patagal na siya hinahanap pa, ikot-ikot siya. Hindi niya makita-kita. Ngayon, naispata niya. Sa sobrang ano niya, galit, bigla niyang, bigla siya bumaba. Baka makatakas pa ito ng ngamote. Hoy! Kayo, ha? Nakailang orbit na ako rito. Nagtatago kayo ngayon. Wala kayong takas. Oh, nasaan na yung kalakaran natin? Oh, di pa palagay mo. Tama? Tama po. Ha? Na-carried away, idol eh. Oh, sabi nung nangangamote. Sabi nung nangangamote, boss, kaya kami nagtatago-tago sa'yo. Mahina ang kita ngayon, pandemic eh. Anong bakit pandemic, pandemic? Kailang bumenta pa kayo ng maraming kamote para makapagbigay kayo sa kalakaran. Dinadaan na natin sa tawa. Anong sabi ng mga netizen? Idol. Tama ba ako? Opo. Sa susunod yan, baka sa mga nagsasaging, oh, nangangamote, nangangabi. Oh, hindi nga pagdadaan ako dyan from Isabela. Opo. Nadadaanan ko palagi yan yung... Pa-NLEX po. Oo. Mm-hmm. Yung lagan na yan, palaging may mga nakabalanda naman sa sakyan. Na ako may nagpapasensya dahil alam ko naman naghahanap buhay yung mga vendro dyan na nagdidiskarga ng mga gulay. Eh, dadagdag pa yung mga pulis na sa pagta-traffic, na imbis na they make sure na maayos yung dahil ng traffic o kahit na nagdidiskarga yung mga manggugulay dyan, eh ayusin nilang takbo ng traffic, wag nilang dagdagan pa, okay? Opo. Ito, idol, may humabol pa po. Si Amy Mar ng Davao City po, idol. Si Amy. Sabi ni Pilar Mendez, gusto mautot. Ano yung sinong gusto mautot? Di ba, sir, pag napasobra ka ng kamote, ibig sabihin, gusto niya mautot, gusto niya kumain ng maraming kamote. Ito pag talaga, na parami, utot ka ng utot, idol. Ito si Ma'am Pilar talaga eh. Okay. Si Amy. Amy po, ng Davao City, idol. Gusto pong mag-comment. Amy, magandang hapon. Magandang hapon po, Rapisul po. Madam, idol. Ano po reaction, hello po. Ang masasabi ko lang po, wala siyang respeto. Ganun po. Kasi siya nagpapatupad ng mga rules and regulation po sa daan. Siya din yung nagpapatupad ng mga batas. Bakit naman siya doon babalandra sa dinadaanan ng mga motorista? Eh, nakaano pa naman siya doon. Kung gusto niya kausapin ng maayos yung nagkakabote o gusto ba niya umutot? Ano po yun? Maghanap siya ng... Maghanap po siya ng... Yung legal naman po na parking. Pero ma'am, sa palagi mo, bakit niya kailangan ka kausapin yung nangangamote? Ano kung ano sa inyo po ang pakiwari? Baka masama po yung tiyan niya. Sige, ma'am. Ano po yan? Si Ma'am Amy, sinakyan din yung patawa natin. Salamat po, Ma'am Amy, ha. Thank you po. God bless. Thank you. Okay, so bakit yung tiyan ko, ano? Sherry, okay na. Mga kapatid, meron na po tayong 19.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffy. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.